Good morning. Ngayon, wala muna tayong motor control ngayon. Na tutorial. Busy. Nag-aayos ako ng printer. Ayusin natin itong 9. Saka yung mga ginawa ko dati na pinaplas ko. Mag-session kulit na. Okay. Aha, mag-session kulit na. Nag-pumulong na sa head. May pag-asa ng maayos yan. Wala po, barato. Ayusin natin yan. Bakit barato? Pero si-circulate na. Kung may pag-asa na, na maayos. Kasi ito mga nag-try ang ink. Okay, babad muna natin. Kaya maingay kasi ang speed niya is mataas. Dahil nag-dry ang kanyang pump dati yan. Pinaplasin ko. Ito yung nakaraan na pinaplasin ko. Baba natin siya ng speed. Okay. Tapos backspace. I-backspace natin. Dilitin natin yan lahat. Lagyan natin siya ng 1560. Yan. Enter. Nilagay ko sa gitna. Yan. Magiging 1563 ang speed niya ngayon. Nabawasan ng ingay. Kasi masyadong mabilis ang takbo niya dati. Okay. Ayan o, nagsisirculate na o. Ayan, nagsisirculate na. Pero may problema yung head niya. Ayaw pa rin tumulong. Ayusin natin niya mamaya. Papakita ko. Okay. Ito ang problema naman ito. Itong head niya, yan ang pinakasentro. Ang tawag dito ay cannon holder. Ito ay ground. Ito, ground. Kailangan nag-close siya doon. No? Hindi siya nakasentro. No? Yan yung pipe niya doon. Linisin natin para makita niya kasi madilim. Okay. Yan yung pipe niya. Oh. Ito yung gut. Ito yung, yan ang pipe niya maliit. Dati pipi yan. Pipi yung pipe na yan. Inunat ko yung pipe niya, yan yung vacuum. Itong turnier na to, saka ito luluwagan, saka itong adjustment ito, pag ganun, pag ganyan adjustment. Pero ito yung sarap naman dito, ang pages naman yon, pataas, pababa, ganyan adjustment yan. Eh, para masintro dun sa pipe. Ang pag-ayos ng printer ay patient lang, tiyagahan lang. Kung di ka matiyagahan, di mo maayos. Saka ito, nakakalas yan. Nakakalas yan, malilinis yan kung di magsak. Eh, ngayon, nagsasak na, may vacuum na. Ito ay ground ng resonator, ground to. Ah, yan ay ground. Naalay siya para di mabali. Ang nasa gitna niya, ang tawag dyan ay resonator. Ito yun, o. Oh. Yan ang resonator, yun, o. Oh. Kumisa, yan, o, oh, nabali, o. Oh. Pinalitan ko nabali. Ganyan naman nasisira niyan. Nasusoldering din yan. Tapos, ito, kumisan dito, bali, sinusold yan. Yan, wala yung isa, nawawala yung sinya. Solda, naidikit na, na ganito, from dito, saka dito, kailangan may resistance na makukuha. Kung wala, i-sold ulit. Mayroon i-sold yan, dito. Mayroon sila kumisan, di madikit, kaya kailangan tiyagaan lang. Ang wire nito, napakaliit. No? Napakaliit, halos di makita. Kaya mahirap balatan. Ang trabaho nito, pag nandun siya, pag nag-unblock, nagpapamping siya ito. Nagpapamping siya. At trust about sa inyo. Yan ang tawag. Yung mahal to, $500 yan, ang isa. Ito, niluluwagan yan. Yan o. Oh. Yung maluwag na. Pag tinanggal yan, yan o, oh, nagpo-flow. Yan, nagpo-flow na. Ngayon, ang resonator na to, ito sa loob, yan o, gumagalaw. Kailangan gumagalaw yan, magpapamping yan. Ano yan, kumbaga, firing pin, kumbaga sa baril. Saka ito sa loob niyan, loob nitong plastic holder na to, resonator niya, may dalawang pipe yan, para sa ink at saka solvent. Nakakalas yan. Napapalit ko, minsan basag dyan, pinapalitan ko. Pinalitan ko na ang resonator niyan sa loob.
bago na yan. So, ito, napapalitan din yan. Meron tayong pamalit yan. Mahal din yan, $350. Pag binuksan to, dito bubuksan yan, mga tornilyo sa likod. Saka dito. Sa likod niyan, may parang cylinder valve yan. Kung gagawin ko na, hindi nyo makita kasi hindi ko dala yung stand. Ayokong makita ng boss ko dito na mabibigyo ko. Kaya hindi ko dinala. Kaya pinakita ko lang muna sa inyo. Mamaya papakita ko sa inyo pag naayos ko na yan. Okay? 3 weeks na gumagana ngayon daw. Sira uli. Kumunan ka niya nyo, saka kukunin ko yun. Yung dati naayos ko na, nasa linya. Okay? Okay, nandito na ako sa linya. Ito yung naayos kong printer dati, oh. Yung dati naayos kong printer. Sira uli. Ang dumi-dumi. Sakto niya, magdadry siya. Tira, oh. Ayun, barado, oh. Dumi, kailangan ko linisin yan head at saka ito, vacuum niya. Sinarado ko yung vacuum niya para di siya gano'n mag-dry. Kaya lilinisin ko ulit yan, dadalhin ko dun sa shop. Kaya nandito ko sa linya. Ayusin ko yan. Oh, di malang nila malilinis. Dumi-dumi. Itong ginagamit nila printer. Ito, okay. Ginagamit nila. Yan ang Schroeder. Tangkan at corrugator. Oh, ini sa printer. Yan, okay yan. Corrugator. Yan, extruder. Okay? Nadali ko sa linya itong printer. Ayusin natin ulit. Yan, mga extruder. Yan, mga mixer. Magpataas na yan. Okay. Papunta doon sa belly machine. Okay. Dali ko itong printer. Nadali ko sa... Para ayusin natin. Ayusin ko lang yung head. Baka siguro di naka-align. Alright? Okay. Okay. Ito na yung printer galing sa linya. Na marumi. Nilinis ko na. At nga, malinis na. Inayos ko nakaraan. 9040. Panda rin ko ulit. Titinakakin natin. Okay. Kaya natin panda rin. Pagin ko. Okay. Start ko muna. Pero malaman natin kung anong problema. Kaayos ko lang to eh. 3 weeks na umandar. Mamaya wala na. Sira na uli. Ang dumi. Dito para malinis. Kasi ano naman niya. Solvent niya. Parang di magdumi dito. Then. Turn on. Bandarin muna natin. Tissometer na to, ang gamit nito, adjustment ng brake point. Dito galing yan sa loob. Dito yan galing, dito, sa loob. Binuksan ko yan, yung tornilyo na to, binuksan ko itong mga tornilyo, ito mga yan, saka ako inangat yan, nandiyan sa loob yan, hininang ko, yan yung sinoldering ko, pag ng printer. Okay? Ito yan. Ayan siya. Doon yung galing yung potentiometer. Ina-adjust siya, pinipihit, dahan-dahan lang. Tapos, habang ina-adjust yan, kailangan, at tumatabo ang printer, kailangan makita mo to. Yan. Makita mo to, kailangan na ginagamitan ng magnifying glass. Ito yung magnifying glass, oh, yun o. Magnifying glass yan, ito yan. Dahil di makita yan. Ito yung mga ginagamit ng mga nag-aayos ng relo. Lalagay mo yan sa mata mo. Yan o, yan o, may, yan o, there is, may mata. Yan. Dito sa pagitan nun, kailangan makita ito. Kung wala kang makita na ganyan, ang tawag dyan ay break off point setting. Base of electrode. So, ito yung electrode niya, yung dalawa. Kailangan, ito yung panyo. Bad, avoid, ito ang good. Yan ang flow ng ink. Makikita yan kapag ka, ano, may ink na nagpo-flow na. Kailangan niya ma-adjust. Kaya kailangan ng potentiometer. Yan mga unang gawin. Setting. Magnifying glass. Allen key. Ang charge electrode. Ito yung charge electrode. Yung charge electrode, ito yun. Yan. Itong dalawa na yan. Saka dito, ito yung pakitan. Sa pagitan na yan, makikita ang may ilaw yan sa loob, may lead light yan. Makikita ang ano dyan,
Diyan sisilipin yung ano, yung magnifying glass. Maliit na masyado yan. Ito yung nasa loob noon. Ito yung cannon holder. Ito yung cannon head. Ipapasok yan dito yan. Nakapasok siya dito. Ito ang tools nito, pambukas o. Para dyan, yung hold yan. Hold yan dito. Yan. Linod valve yan. May 24 volts DC yan, supply. Nagpo-flow ang ink. Mostly pinapalitan dyan yung ink lang. Pero yung solvent, hindi nasisira ito sa solvent. Ink lang nasisira. Yan, so linod valve din yan, yan o. Ang ganda din yan. So, pinapalitan ko dyan na nasisira lang yung ink lang. Pero yung solvent, hindi. Nandyan. Nandyan yung sunod yung valve, saka dito sa loob. O, apat. Okay. Ito yung pinaka-condenser niya, oh, umiikot. May fan siya, umiikot. Get start. Oh, mataas ang pressure. Mataas ang RPM. Kailangan i-adjust natin yan. Tunan natin kung nagpo-flow. Oh, nagpo-flow naman. Ibig sabihin, nagpo-flow naman. Oh, hindi nakasentro. Oh, paano? Barado. Oh, I will fix this. Okay, mamaya yan. Hayaan muna natin ganyan. Ito, pinaplashing ko naman. Yun ang unaunahin ko. Wait, namamaya ko na ito kayusin. Bayaan ko muna. Okay. Ito, bayaan ko na muna yan. Babad muna natin dito. Babad ko na muna yan. Total flashing. Unahin ko muna itong naayos ko na. Na nasira uli. Ito muna unahin ko ayusin. Okay? Sandali lang. Bye. Okay. Pinlog in ko na at pinaandar ko na. Hindi ko na yung head niya. Nilinisin muna natin yung head. I-unblock natin para makita natin ang kanya. Anong talagang problema. Ilagay ko siya sa gitna 15 to 60 RPM revolution per minute meter na naging 1563. Ayan natin siyang ganun. Ayan, lumabas na yung brake of point niya. So it, okay, yan yung pinalitan ko ng head dati. Yan yung pinalitan ko ng soldering ko. Ito yung pinalitan ko dati. Pag wala yan, hindi makikiting 111. Ibig sabihin, okay pa yon. Bago. Yan ang kanya, pressure niya. Kailangan makuha natin yan. Ilagay ko sa, tayo sa unblocking muna. I-unblocking natin. Para makita natin ang flow kung diretso. Dilisin ko muna yung head niya. Para makita natin kung anong problema. Ngayon, makikita natin kung saan yung flow niya. Ayun o. Hindi siya nakasentro. Magiwang-giwang. Kaya itutuwid natin yan. Ayusin natin yan. Ito yung adjustment niya. Lulugan ko itong tornilyo. Tapos adjustment dito. Saka ito. Okay. Mamaya, makita ko sa inyo. Pumayos ko na yan. Nozzle unblocking. May man nagpo-flow na, so hindi na natin kailangan ng blocking. Kailangan natin ngayon, jet stability. Linis ko ng head niya. Patutuyuin lang natin ng konti. Bubugan natin na basa. Yan. Dadry natin siya para makita natin kung okay na kanyang ano, flow. Ilagay ko muna sa solvent intro, solution intro. Okay, babalik natin siya sa jet start. Okay, start natin. Tignan natin kung flow niya. Eh, na-adjust ko na yan. Ayan, o. Oh. Kung nakikita niyo ito, yan, o. Oh. Flow na siya. Mukhang okay na, o. Oh. Yan, dumiri sa pipe. Wala nang dumi ngayon. Tignan ang 111, makita natin. Pag lumabas na yung speed niya dito, yung jet speed niya, gurado lalabas na yung ano niya. Lalabas na yung 111. So, atayin muna natin.
magkaroon siya ng pressure dito. Saka natin i-adjust. Kaya lang muna natin sandali. Tingnan natin yung connection to. Kumahigpit. Alright, okay naman yung ground, nakatabi. So, ayos naman na. Tingnan natin, ayun. Ayun, lumabas na. Oh. So, kunting adjustment. Kailangan mag-stable siya. Adjust ko muna yung brick of coin. Clockwise or counterclockwise ang adjust niya niyan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kailangan 4 na 1111. Yung adjust lang. Pinipihit ko yung potentiometer. Lagay ko muna sa git ang adjustment. Diretso para magkusa siya mag-adjust. So, adjusting niyan. In between of this, we makikita natin itong adjustment na ito, break of point. Kailangan natin yung pagitan niya. Ito yan. Diyan, tinitingnan yan dyan. Oh, hindi ko mapakita sa inyo. Ayun o. Oh. Hindi makita sa phone. Pasensya na. Patayin ko muna. Na-adjust ko na yung kanya, break of point, pero nagpa-fluctuate pa rin. Mayroon pang ibang way para ma-adjust natin yan, makapag-stable natin yan. Kasi ang speed niya, pabago-bago. Saka ito tumataas. Ngayon, may isang diskarte para yun ay mapa-stable natin. Adjust natin siya ng bypass. Kaya kreto nito. Ito ang bypass adjustment yan. Dahan-dahan lang pihit. Ito yung pressure pump. Clockwise, mag-i-increase ang speed. Dahan-dahan lang. Pero, mag-i-stable lang ganyan, fluctuate. Tingnan natin. O. Oh. Inihit ko, in-increase ko, tumataas ang kanyang speed. So, ngayon, pero stable siya. Yan ang sekreto nun. Mag-preprint na yan, malinaw na yan. Kasi nag-i-stable na siya, yung 111, lalo kung apat niya na-clear, i-try natin mag-print. Exit. Okay, now, stable siya. Walang fault. No fault. So, I'm going to start printing. Print to. Okay. Kailangan ang cursor nasa taas para mag-print siya. Lagyan natin siya sa escape. Kasi napunta sa edit ngayon. Ngayon, nandun na siya. Start na natin siya. Ito yung print. Start printing. Print natin. Oh, malinaw na oh. Yun. Mabilis. Mabilis ang speed niya. Kasi mabilis yung linya. Papabagalin natin. Ngayon, para bumagal ang takbo niya, punta tayo dito sa parameter. Okay. Parameter. Enter. Doon. Scroll down. Print speed. Ang bilis. 150. Gawin lang natin 90. Tapos press okay. Tapos i-save natin siya. Para ma-save natin yan, papasok yung speed niya, magbabago ang speed niya, punta kayo sa home. Tapos kung nakalagay the message DWD has been modified. Do you want to save it? Click yes. Enter. Yes. Pagkatapos na siya ma-edit yung speed niya, ito. Babansin natin yung speed niya. Message. So, na-edit natin yung message niya na 90. Ngayon, punta tayo sa message. Kailangan natin i-save. Enter. Ngayon, nasa message tayo. I-save natin yung in-edit natin. Lagay natin sa save. Okay? Enter. Ngayon, i-save natin. Isa pa. Punta tayo sa load print. Okay? Please. Enter. Now, try natin print kung nabago ang kanyang speed. Okay? Dapat mabagal na yan. Press enter. Now, we're gonna print. Kailangan mabagal na yan. Yan, bumagal na siya.
kaninang pili. Pwede pa natin pabagalin yan. Mabilis pa rin. Message. Gawin natin na 60. Backspace. Gawin natin 60 lang. Ang speed ng jet speed ng printer. Tapos kailangan natin i-save. Then itong space na to, pag pinindot mo yan, kung alin yung button na yan, ibig sabihin start printing kahit saan dyan. I-print na yan. Babagal na printing yan. Ayan o, bumagal na. Yan. So, ibig sabihin, ayos ko na to, okay na yan. Pwede nilang gamitin uli. Okay. Malinaw. Alright. One down. Ayos ko na to. Linaw. Made in Canada. Okay. Okay na yon. Balik ko na sa dating speed niya kasi kailangan uli nila doon. Message. Ibalik ko sa magkano na yan. Roll down. 150. Okay. Backspace. Lagay ko, balik ko sa 150 kasi kailangan nila ito. 150 sobra. Sobra. 150. Okay. Enter. Done. Then, save ko ulit. Close up. Move natin doon. Then, save. Ngayon, ang speed niya, bumalik na sa 150. Double check natin. Balik natin itong cursor. Pagpunta sa taas. Okay. Balik natin. Double check natin kung bumalik na. Speed. Go to the message. Enter. Ayun, 150 na. Okay na tayo dyan. So, punta tayo sa home. Go home. Punta tayo sa status. Ano bang basa niya? Status printhead. Okay. Let's go. Enter. See? Still fluctuating, pero at least 111 break open is showing now, unlike before. But it's okay now. Little bit break in, then okay. Tulad ko yung isang ayusin. Okay na yan. Kuna yan ulit. Dagdagan ko lang ng ink. Alright, okay na to. Tapos na to. Yeah. That means malinaw na, malinaw. Malinaw na kanyang print, no? Okay na to. One down. Ito yung galing sa linya. So, ngayon, ang date niya is August 4, 21. So, ang time, i-adjust natin time. Paano i-adjust ang time? Pindutin natin to. F1. Initialization. Click OK. And then, auto clock. We're gonna adjust the clock. Okay, scroll down. Then, now time is 11:45 now. Let me see. We're gonna adjust to ang oras na ay 11:15 na dapat ngayon. So, supposed to be the time is hour is 11:15. So, click top. And this one here, unit 1-1 and 2. Kita nyo yan. It's 1. Gano po 11. For adjustment to the clock. 11. 11:15. So, change to 1.
11:15, right? Wala yung oras. 11:15. Okay, done. Right? Time to break now. Lunch time. Next one, susunod ko yun. So, dinidrink ko na yung isa. Drink ko na yan. Dinilisin ko yung tanke. Papalit ako ng main filter and head filter. Natapos, dinilisin ko yan. Tapos, pag-anahin na natin ulit. Drain ko na. Tapos na madrain. Malinis na. Oh. Yung filter niya, nilinis ko na. Dalawang filter niya. Pero isa lang papalitan ko dyan. Ito lang, yung ink. Itong ink lang papalitan ko dyan. Itong filter niya, yung ink. Itong head filter. Itong main filter niya, ito lang. Pagkakalasin ko yan dito, may tornilyo. Then, palitan ko na head filter. Then, nakamas ko na. Ito na yung bagong filter niya. Ito yung luma. Galapate na yan. Tapos, bago na yung seal niya, oh. May gasket yan. Bago yung gasket. Okay? Nasa loob. Kababalik ko na yan. May susunod ito. Palitan ko itong isa. Okay. Natanggal ko na yung luma. Kapalitan ko ng bago. O rin. Ang pagkabit nito, you know, hindi basta-basta sinasaltak to. You know, meron siyang in. You know, in. Isa in. Sa kabila, out. Paganyan siya, pero kailangan bago ang seal. Bago ang gasket. Ayun o. Tapit natin isang o-ring niya. Okay na. Ganyan yung o-ring niya. Ngayon, katabit ko yun doon. Okay? May kabit ko na. Lagyan ko na ng ink. Bagong ink na yan. No? Saka na natin paandarin. Okay. Bago natin paandarin, siguraduhin natin na mag-flow ang ink dito muna. Mag-circulate. Para malagyan ng ink ang buong circuit niya, saka natin kabit. Okay. Stop natin. Turn on. Lagyan na natin dito para antayin natin mag-flow. Machine is set up. Processing natin. Maandar na. Kailangan lumabag dito ang ink. Hayaan muna natin mag-flow ang kanyang circuit ng ink. Para malagyan ng ink to at yung reservoir. Ito, itong dalawang wire dito, ito yung tawag level sensor. May ilan dyan doon sa loob. Doon sa loob. Antayin muna natin siya mag-flow. Ayan. Okay na. Mag-flow na. Ayan na. Ngayon, nilubuga na. Mamaya pa ng konti, hintayin natin mapuno. Ayan o. Ayan o. Itong isang board, may okay na sana itong printer na to. Kinalas ko yung board niya dito, yung motherboard. Kinalas ko yung motherboard niya kasi may 84. Binaba ko lahat, dinisconnect ko lahat. Okay, papalitan ko to. May problema eh. May fault siya eh, pero maganda sana eh. Ito, papalitan ko to. Ito. Kailangan kong palitan yan. Ito. Okay, yan ang faulty. Wala namang short circuit. Wala naman siyang short circuit, kundi tatanggalin ko yan, tapos papalitan ko nito ng bago. Ito yung bago natin. Yan. Yan. Meron pa namang spare. Okay to. Pero meron, lagyan ko na lang bago para sigurado brand new. So, kailangan kong kalasin to lahat tong tornilyo dito. Para matanggal kasi nasa loob. Ito yung motherboard, main board. Tapos tingnan ko,
wala naman sunog na IC. So, we gotta find out what's wrong. But flowing now is good. It's okay na. Ngayon, disconnect natin ito. Yeah. Ito natin ito para di mag-shot. Alright. Okay. So, kailangan natin itong palitan. Tanggalin natin ito. Okay. Tanggal ito na. Si Kaki babalik. Diyan yung galing. Okay na eh. Maganda na eh. Ito, nag-flip pa nga ngayon. Oh. Ito, oh. Ito, maganda pa ito. Oh. Binibreakin ko lang. Pero okay na ito. Okay. Papalitan ko muna. Then mamaya, pag napalitan ko yan, kailangan kong tanggalin itong Allen key. Katapos, so ako ipapalit yung bago. Itong brand new na lang gagamitin ko. I will change brand new. Ang tawag dito ay AHT block. So yun ang mga nag-aayos ng printer dyan. Ang 40 niya is AHT block. Clean head, clean gutter. But nilinis ko na, malinis na, showing 40 pa rin. So that means this is the one AHT block. Tingnan natin yung motherboard niya sa likod kung may mga spark. Mukhang wala naman, marumi lang. Okay. Kunting linis lang. Malikabok lang. Okay. Wala naman sunog. Okay. Wala naman sunog. So, ibig sabihin, okay yung board. Try natin. Okay. Kasi mahalata natin kung may sunog siya sa IC. Kasi mangingitim, become dark, o wala siyang sunog, malinis. Alright? Okay, ang mga kanya. Okay yan. Ito palitan natin. Patayin ko muna, dahil wala akong stand. Okay, naikabit ko na. I put back already. Double check the connection. Make sure the connection's good, tight, no shaking. I put back everything. Okay, this is the motherboard. So all connection, double check. Okay, make sure plug in good. So motherboard, ribbon. All right. So we are done here. I'm gonna put back the cover now. This one is for here. Alright. Slowly, the hole there. Right. Okay. Let's start. Alright. Malinis na. Nakapagligpit na tayo. Ito yung pinalitan ko. Try kong baka malinis lang yan. No? Kung ano, tapo ko na yan. Right? Ito yung nagawa ko ngayon. Right? Service, August 4. Ito yung dati, July 17. Nasira. Nasira naman. So, right? Ang date niya, hours, why hours is 11? Oh, yeah. Anong oras na ngayon? We need to change the timer. Time today is out o'clock. See the time. The time is 17:30. Okay. 15. Time is 15. Alas 5. 15:13, 5 p.m. and 13 minutes, right? Okay. Next one here, also we need to put back the time. Okay, go here, initialization. Then open here, initialization. Go to auto clock. Set up the time. We need to put
flip top. We need 16 na yan, so we need to put in 7 is backward 7 15. That's all. Okay, let me see the date. The date is right. Okay, that's all. Time to go home now. Tama na yung overtime na yan. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 printer spare now. Right? Okay. Hi, time to go home now. Hindi ako nakapag-vlog ngayon, kaya itong busy ako dito sa printer. Kaya hindi ako nakagawa ng request ng motor control. Saka na lang. Right? Okay, bye-bye.